Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Siya nga pala, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na rin sa channel na ito. Maraming maraming salamat. Mapagpalang araw o gabi sa inyo, Boss Alex. Matagal na po akong nakikinig sa inyong programa. Nais ko rin po sanang ibahagi ang kwento at karanasan namin ng pinsan ko sa nilalang na kung tawagin natin ay aswang. At siya nga pala, maikling kwento lang po ito. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Leo, 48 anyos kasalukuyan. Nagmula ang pamilya namin sa Mindanao, partikular sa Bulubunduking bahagi, sakop ng Sarangani Province. Hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lokasyon bilang pagbibigay respeto sa mga taong naninirahan doon. Ang lugar namin ay malayo sa Kabiasnan. Mahirap ang daan paakyat at walang kuryente. Kaya naman, sobrang payapa ng aming lugar. Dalawang pamilya lang kaming nakatira roon. Kapatid ni Nana yung isa. Yung ibang mga kapitbahay, malalayo na dahil kabilang bukid pa. Simulat sa Pulbos, Alex. Noong mga panahong nagkamulat ako sa mundong ito, pagsasaka na talaga ang ikinabubuhay ng aming pamilya. Pagtatanim ng gulay, mais, kamuting kahoy at kung ano-ano pa para makakain o mabuhay. Lumipas ang panahon. Habang ako'y lumalaki, natuto rin kung paano gawin yung pag-uuling. Eto talaga yung pinakatrabaho namin noong araw kasama ng aking pinsan kasi madali lang siyang ibenta. At para na rin, may pangbaon kami sa eskwela. Yung bukid naman kung saan kami nakatira, may porsyon na halos puro ipil-ipil ang tumutubo. Yun ang inuuling namin. Inaalagaan na rin yung maliliit pa upang hindi maubos. Kung baga, cycle siya. Yung malalaki, yun lang ang pinuputol namin tapos hinahayaan yung maliliit. Hanggang umabot sa hustong gulang at laki bago ito putulin at iuling. Sa bukid kung saan kami nakatira, may isang pamilya na usap-usapang aswang ang padre de pamilya. Siya si Mang Bining. Malayo naman yung kanila kasi kabilang bukid pa. Ngunit matatanaw ang bahay nila, Boss Alex, kasi nasa tuktok kami banda habang yung kanila sa kabilang bukid pero sa bandang gitna. Kaya kitang kita mula sa amin pero maliit na kasi nga malayo. Dayo lang sila sa lugar na yon. Pinatira ng may-ari ng lupa sa bukid na yon. At kaya may bali-balita noon na aswang daw itong si Mang Bining ay dahil may nakakita raw sa kanya. Bagamat usap-usapan na ganon ang taong ito, hati pa rin ang paniniwala ng pamilya namin kasi nga niminsan hindi naman namin nakitang naging aswang yung matandang yon. Subalit naniniwala kami na umiiral talaga ang mga nilalang na ganyan gawa ng nakakarinig talaga kami minsan ng mga huni nila tuwing gabi at yung tiktik na napapadaan lang naman. Madalas ding sinasabi ng aming lolo noong nabubuhay pa ito na umiiral daw talaga ang mga aswang. Kami naman ng mga taga-bundok, sanay na sa mga huning ganyan kung kaya hindi kami takot. Hindi naman siguro mang-aano ang mga yan kung hindi mo sila pakikialaman. May mga pagkakataon noon na yung matandang pinaghihinala ang aswang, nakakasalubong namin sa daan papuntang baryo. Namamansin naman siya kapag sasambitin mo pero yumuyuko. Siguro, nahihiya rin kasi nga pinag-uusapan ng mga tao. Ang ipinagtataka lang namin sa kanya noon, may mga pagkakataon na kapag hating gabi na,
Parang may tinatawag siya na kung ano sa kanila sa pamamagitan ng pagsipol. Minsan, pinupukpok niya yung mga lata ng sardinas para makalikha ng tunog. Maliban doon, wala naman kaming napansin pa nakakaiba sa kanya. Papalapit na ang araw ng fiesta noon sa kabilang baryo. Mga 2 linggo na lang. Sabik na sabik kami ng pinsan ko kasi alam mo naman sa bukid, Boss Alex, yun lang ang libangan ng mga tao lalo na mga ulitawo. O ibig ko pong sabihin ay mga binata. Napagplanuhan naming 2 na mag-iipon kami ng pera sa pamamagitan ng pag-uuling upang pagdating sa mismong araw ng fiesta, mayroon kaming panggastos. Ganun na nga, kaya isang araw noon, nagsimula na kami. Pumuwesto sa bandang baba ng bundok kasi malalaki na ang mga ipil-ipil na kahoy doon. Malayo ito sa aming bahay, kaya ang ginawa namin, nilinisan ang lugar at sinunog yung mga damo sa paligid. Naglagay kami ng trapal malapit sa mga puno na pwedeng kabitan ng duyan. Ang napagkasunduan kasi namin, doon na lang matutulog sa mga sumunod na araw kapag makapagsimula na kami upang makarami ng uulingin. Pero sa totoo lang, Boss Alex, pwede mo namang iwan ang uling buong magdamag at balikan na lang kinabukasan. Ngunit kami kasi ng pinsan ko, kahit laking bukid na, naging kahiligan namin ang mag-camping-camping kasi naranasan namin ito noon sa paaralan. Yun bang Boy Scout at Girl Scout? Masaya lalo na kapag marami kayo, diba? Pero kahit 1-on-1 lang kami ng pinsan ko ay talagang masaya pa rin naman kaming 2. Kaya kapag pumupunta kami sa mga kakahuyan, mayroon kaming bag sa tagiliran at tig-isa-isa kami ng aking pinsan. Ang laman nun ay kung ano-anong bagay gamit sa pagkakamping, tulad ng lagari sa bakal na pinuputol namin at ginagawang kutsilyo. Kung ano-anong matutulis na bakal, may tirador at may Indian pana pa. At yun na nga, yung pinagpwestuhan naming lugar, hindi na gaanong malayo mula sa bahay nung pinaghihinalaang aswang. Yung papunta sa kanila, paakyat na ang daan. Habang naglilinis ay namumutol na rin kami ng mga kahoy. Pagsapit ng hapon, siguro mga 3 pasado na nun, dumaan yung matandang pinaghihinalaang aswang at parang galit itong nakatingin sa amin. Ilang sandali pa, huminto siya at lumapit sabay na guwika. Bakit kayo naglilinis dyan? Anong itatayo nyo? At saka huwag kayong magsunog dito, banda. Ang baho. Patayin nyo yan. Wika nito na akala mo kanya yung lupa. So kami naman, napakunot noo sa sinabi niya. Bakit naman, punong? Eh, sakop pa ho sa lupa namin ito. Ay, basta huwag kayo rito, banda. Patayin nyo yung pinapausok nyo ang baho. So kami naman ang pinsan ko, tumahimik na lang kasi nga may respeto sa matanda. Hindi na lang nagsalita kahit alam naming pare-pareho na sa amin pa rin naman ang lupang yon at matagal na kaming nag-uuling doon. Takang-taka kung bakit, ganun na lang ang tinura ng matanda. Pagka-uwi namin ng pinsan ko, sinabi namin ito sa aming tatay. Ang sagot niya lang ay baka nagalit daw sa usok. Sagot ko naman, bakit magagalit iang layo-layo na nun sa kanila? At isa pa, sako pa rin naman yun sa pag-aari nila, Papa. Ilang beses na rin kaming nag-uuling sa bandang lugar na yon at hindi naman siya ganun dati. Hayaan nyo na lang at dala lang siguro ng katandaan. Pero mag-ingat kayo, aswang daw yan. Sabi ko nga, baka ayaw sa usok. So ayun na nga, hinayaan lang naman talaga namin ang pinsan ko. Sa sumunod na araw, nagsimula na kaming mamutol ng maraming kahoy. Gumawa na rin ng mga butas sa lupa para sa proseso ng pag-uuling. Sa unang araw ay sumama sa amin si tatay. Hindi naman na nagpakita ulit yung matanda roon. Pagsapit ng dapit hapon, umuwi yung tatay namin. Kinagabihan nun, matapos makakain, pagpatak ng 8 ng gabi nung kami nakahiga na sa duyan habang
Nagkukwentuhan at nagbibiroan. Narinig namin na may dumaan na tiktik. Wika ng pinsan ko, "Gaw, baka si Mang Bining na yan. Uy, huwag kang maingay. Baka napadaan lang yan. Mamaya marinig ka niyan magalit lalo sa atin." "Ay nako, wala naman tayong ginagawang masama, di ba? Pag tayo'y pinakialaman yan, aatakihin, hindi pwedeng hayaan na lang din, uy. Matalas itong itakotol. Lalaban talaga ako pag pinakialaman." "Sa bagay, may tama ka naman. Pero nakainom ka ba, pinsan?" "Ako? Hindi, bakit?" "Kasi may tama ka, loko." "Hindi, biro lang. Pero iyaan na natin, hindi mga ano yan." Gano'n na nga, sige lang kami sa kwentuhan. Maya-maya nun, dumaan ulit ang tik-tik pero malayo na ito. Sa gabi na yun, Boss Alex, siguro kung hindi ako nagkakamali, nasa 5 beses namin narinig na dumaan at humuni yung nilalang ng magkaibang oras. Kami naman, hindi natakot kasi nga may mga dala naman kaming itak. Yung pinsan ko naman, talagang matapang yon kasi malaking tao. Idagdag mo pa na, sanay ang katawan niya sa latigo ng nanay. Matigas din kasi ang ulo. Tingin ko sa kanya kung mahawakan siguro ang aswang ay, hindi na ito makakawala. So ayun na nga, sa sumunod na gabi, doon pa rin kami natulog. Nagdala ng kaldero at kung ano-ano pa dahil doon kami naghapunan. Yung niluto namin, saging lang at tuyo. Nagdala rin kami ng kape na gawa sa mais. Mayroon din kaming ginawang mga pinatulis na kawayan na nilagay sa paligid ng aming pwesto kung saan matataas ang talahim. Pagsapit ng 9:00 ng gabi habang kami nagkakape, ilang sandali noon nakarinig kami ng huni ng ibon na parang nanggagaling sa inahing manok. Nagsalita ang pinsan ko at sinabing, "Kung sino ka man, huwag mo naman kaming takutin. Pare-pareho lang naman tayong taga-bukid. Iisa lang ang lugar natin, magkakapit-bahay pa. Tayo-tayo lang naman dito ay magtataluhan pa ba? Muwi ka na lang sa inyo nung. Mamaya ay matinik pa yung mga paa mo dyan, matitanos ka pa. May nilagay kaming mga matutulis na bagakay dyan." Wika ng pinsan ko na may halong pagpaparinig. Kasi ang duda namin talaga si Mang Bining yung humuhuni. At yun na nga, matapos magsalita ng pinsan ko, nagulat kami at napahawak ng mga itak kasi may narinig kaming tumakbo palayo. Kaya ng mga sandaling yon, gumawa kami ng apoy. Pagkatapos nun ay nawala yung parang huni ng manok. Pagsapit ng madaling araw, narinig ulit namin na dumaan yung tik-tik. Pagka umaga nun, nagtawanan na lang kami ng pinsan ko kasi kako sa kanya, natakot din siguro yung aswang sa sinabi niya. Nung nakauwi na kami sa bahay ay kinuwento namin kay tatay. Ang sabi niya sa amin, huwag daw magbiro sa mga aswang kasi nagtatanim ng galit ang mga yan. Sagot ko naman sa kanya, galit naman talaga yon kahit wala naman kaming ginagawa. Basta pag nakarinig kayo na parang may aswang, huwag kayong matulog. At kung maaari ay maging alerto kayo. Mamaya, pag gising nyo, magugulat kayo. Wala na kayong itlog. Tinanggal na pala ng aswang. Pabirong wika ng tatay ko. Sagot ko naman, subukan niya tay, baka itlog niya tanggalin namin ni Junjun. So ayun na nga, Boss Alex. Sa 3rd gabi namin sa ulingan, eto yung karanasan na hinding-hindi namin makakalimutan. Sa mga bahay namin kami naghapunan. Pagkatapos noon mga 6 pasado ng gabi, naglakad na kami ng pinsan ko papunta sa ulingan. Sa daanan pa lang, naririnig na namin na parang may kung anong sumusunod kasi may kumakaluskos sa mga talahiban. Nawala lang ito pagdating namin sa mismong lugar. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, matapos makapagkape, umiga na kami sa duyan. Di nagtagal noon sa sobrang pagod, nakatulog kami kagad ng pinsan ko. Talagang, ang bilis lang humiwalay ng aking diwa. Hanggang sa makaraan ng 1 oras, naalimpungatan na lang ako kasi parang may sumisigaw sa aking pangalan.
Napatayo ako bigla at nagulat sa aking nakita. Paano kasi? Yung pinsan ko inaatake na pala ng asong kulay itim na nagbabaga pa ang kulay pulang mga mata. Sa puntong yon, dali-dali kong binunot ang aking itak sabay taga sa aso. Nakailag ito ngunit inundayan naman siya ng taga ng aking pinsan at tinamaan ang likod nito kung kaya napahiyaw siya ng malakas. Sabay takbo palayo. Kami naman, dali-dali na ring tumakbo pa uwi sa amin. Pagdating ng bahay, inuwento ng pinsan ko ang buong nangyari. Mahimbing daw ang tulog niya noon, pero nagising siya kasi may mabahong amoy na parang nasa tabi niya lang. Pag-angat niya sa kanyang ulo kasi aalamin sana kung saan nanggagaling ang mabahong amoy. Sa di inaasahan, halos magkadikit daw ang mukha niya sa mukha ng aswang. Sa gulat, napalundag ang pinsan ko sabay dampot ng kanyang itak. Yung aswang naman, nagulat din daw kung kaya napaatras ito tapos inatake niya ang pinsan ko pero buti na lang nakailag. Pero kinabahan kami kasi yung braso niya may sugat at dumudugo. Ang sabi niya naman, hindi raw yun kagat ng aswang kundi natusok sa matulis na bato nung nagpagulong-gulong siya sa lupa upang maiwasan na makagat ng aswang. Doon na siya sigaw ng sigaw sa aking pangalan at doon pa lang talaga ako nagising. Pasalamat na lang kasi hindi kami napaano. Ang sabi nila, baka aso lang daw. Sagot naman namin ng pinsan ko, ano naman ang gagawin ng aso roon? At isa pa, wala namang asong malalaki ang mata at mapupula, di ba? Yung mga magulang naman namin, gulat na gulat at syempre nag-alala kasi unang beses na nangyari yung ganun sa lugar namin. Inatake ng aswang. Syempre ang duda, walang iba kundi si Mang Bining kasi nga nagalit ito sa amin. Ngunit matapos ang insidenteng yon, hinayaan na lang din kasi wala naman talagang makapagsabi o makapagturo kung sino talaga ang aswang na umatake sa amin. Hanggang sa isang araw pa, nagulantang na lang kami sa balita. Hindi nga kami nagkamali sa aming hinala. Paano kasi, nabalitaan na lang namin na sinugod daw si Mang Bining sa klinik sa bayan sa kadahilan ng parang naimpeksyon ang sugat nito sa likod. Nagtaka kami kung bakit nagkaroon siya ng sugat. Pero nagduda na talaga kami na siya nga ang aswang na umatake sa amin ng pinsan ko. Dahil yung sugat niya ayon na rin sa nakakita, tugmang-tugma kung saan nataga ng pinsan ko yung aso. Tapos ang dahilan daw kung bakit nagkasugat yung matanda, natumba siya habang naglalakad at tumama sa bato ang kanyang likod. Hindi ka panipaniwala kasi mahaba ang sugat niya sa likod na parang initak daw talaga. Nang dahil doon, mabilis na kumalat ang balita. Mas lalong naging usap-usapan sa lugar na siya ay isang aswang. Makalipas ang ilang araw, naging maayos naman ang kondisyon ng matanda. Ngunit dahil sa pangyayari, di nagtagal noon. Dahil na rin siguro sa kahihiyan kasi nga nabuking si Mang Bining. Umalis ang pamilya nila sa lugar. Kung saan man sila lumipat, yon ang hindi namin alaman. At yun na nga, pasalamat na lang kasi nakauwi naman kami ng ligtas. Simula nung kami na mismo ang nakaranas, naniniwala na talaga kami na totoo at umiiral ang mga aswang. Pero kahit ganun ang nangyari, nakaipon pa rin talaga kami ng pera at tagumpay yung plano namin ng pinsan ko na makapamiesta sa kabilang baryo. Yun nga lang, may nakakatakot na karanasan. Isang hindi malilimutang aswang sa ulingan. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Akong muli ito, Leo ng Sarangani Province.
Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman tayo sa ating membership shoutout. Binabati ko unang-una sa nag-renew ng kanyang badge si Ma'am Lavi Del Rey na 1-year member na. And maraming salamat po. At syempre sa bagong nag-join no, si Sir Rex Tubio, ayan maraming salamat po sir. Kay Jun Santoyo na 7 months member na. Kay Darlene Kabatua na 16 months member. Kay Rose Ulalia na 11 months member na. Kay Milagrosa Luke, kay Wilma Tambuyat na 14 months member na. Kay Ida Irer na 6 months member na. Kay Jovi Reynancia 1 month, kay Lady Jackson na 11 months member na. Kay Bayot Narakista Vlogs 14 months member na. Kay Arlene Tan at kay Gregoria Solis. Kay Reyna Acosta G na 6 months member na. Farmer Nershen 4 months member. Story Hex of Totsky 4 months, kay Joyce Panes na 1 month member na. Kay Onyx Sino 8 months member na. Angie Kitahara 2 months. Kay Lavi Del Rey na 11 months member na. Kay LCD Acosta na 13 months member na rin. No? Kay Johnny Linbio ganun din 13 months member. Kay Burns A na 13 months member na rin. Jovi Taghap 12. Kay Bisaya Single Vlogger 5 months. Kay Jenner Sese na 7 months member na. Kay Christine Olzon 16 months member. Kay Kay Hope Riker na 15 months member. Kay Angel Esmeres na 16 months. Last but not the least, kay Ma'am Miss Puerto na 16 months member na rin. Oh. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta po sa aking munting channel, guys. Ang pasasalamat ko po sa inyo ay taos sa aking puso. Ayan, God bless you all at ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilisang shoutout lang po ito mga kaibigan. Sa mga gustong magpa-shoutout no, na hindi ko nabanggit, mag-reply lang po kayo sa aking pin post sa pinaka-latest na mga horror video na aking ina-upload. So ayan, binabati ko unang-una si Madam Christy Harm ng Germany. Shoutout sa tanan nga naminaw o sa mga supporters sa channel ni mo sir. Pogi o sa whole family. Likewise Ma'am Christy Harm. Shoutout po sa imong family ma'am o ingat-ingat lagi kanunay diha sa imong trabaho. Kay Jude's Evening Star, good morning sir. Alex, stay healthy and God bless. Ayan, thank you Ma'am Jude's Evening Star. Kay Gina Kalunod pa shoutout, magandang umaga po. Shoutout sa iyo Madam Gina Kalunod. Asa ng mga kwento na to diha? Kay Cherry Kobe, hi po Sir Alex pa shoutout po. I love you daw. Ayan kay James Kai Solon ng Cebu. Kaya German Marasigan, good morning Sir. Pabati po sa mga listener mo at sa mga kababayan kong Batanggenyo. Ayan, all the way from German Marasigan ng ibang bansa. No? Nagtatrabaho si Sir. Ingat-ingat dyan Sir. Kay Arlene Besa, good morning boss Alex. Wow, nahuli ako pero sulit naman ang pakikinig ko. Shoutout naman dyan boss. Salamat. Amping po sa lahat. From Arlene Besa. Kay Susan De Los Santos, good morning. Kay Christine Olzon ng Sweden. Ayan, magandang araw po sir Alex. Kumusta na po sa lahat ng mga ka-Southern Mindanao. Ayan. Last but not the least, kay Madam Maricel Caramanchon. Pa-shoutout sir Alex. Shoutout sa iyo Madam Maricel Caramanchon. At sa mga silent listener, ganun din po, maraming salamat sa inyong lahat. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot na kakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.